Narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan, ang programang mas pinalakas at mas pinalawak sa pagbibigay serbisyo sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Biyernes, December 7, 2012. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Oning Miranda. Dahil sa magandang pananalita na nagbebenta ng lupa, 4 na lote ang agad binili ni Ginang Elvira Talampas sa Lexbro Homes, Barangay Santo Tomas sa Nueva Ecija. Pero 6 taon lang nakalipas matapos niya mawera ng lumulupa, nabatid na nasa pagmamayari na pala ito ng land bank. Ano nangyari sa mga loteng kanyang binili? Narito ang kwento sa report ni Irene Quintana. Si Elvira Talampas ay 23 taon nang naninirahan at nagnenegosyo ng patahian sa Auckland, New Zealand. At isa sa kanyang mga pangarap ay makapagpundar ng sariling bahay dito sa Pilipinas para mayroon silang matutuluyang mag-anak kapag nagbabakasyon dito. Kaya naman nang makilala niya ang sales agent na si Joy Hilario noong taong 2004, ay nahikayat siyang bumili ng lupa sa Lexbro Homes, Barangay Santo Tomas, San Jose sa Nueva Ecija. Sa ganda ng offer, 4 na property ang agad niyang binili. Ito ay ang lots 14, 16, 18 at 20 sa Block 4 na may kabuuang sukat na sa pagtaya ni Elvira ay aabot sa 170 square meters. Namasyal ako sa aking bilas at nakita ko itong lugar na ito na magandang maging tahanan in the future. Sa loob ng 2 taon mula January 2004 hanggang January 2006, nakumpleto niya ang bayad sa nasabing property sa halagang 280,500 pesos. Nang makumpleto ang bayad ay humingi na siya ng deed of sale, ngunit nun din ay nalaman niyang nagkaproblema sa nabili niyang lupa. Bagay na hindi niya agad naasikaso dahil kailangan niya nang bumalik sa New Zealand. Makalipas ang 6 na taon nang muli siyang bumalik sa Pilipinas para pagtuunan ng pansin ang deed of sale ng nabiling property, laking gulat niya nang malamang nasali na pala ang titulo sa land bank. Isang opisyal ng land bank ang nakausap niya at sinabi raw nito na hindi pa naman daw nila na isasama sa resale ang pangalan niya kaya may pag-asa pang makuha niya ang nasabing lote. At nang pumunta naman siya sa opisina ng Lexbro, nakausap niya ang isang staff doon at tinanong kung bakit wala pa ring ibinibigay sa kanya na land title o deed of sale ng nabiling property. Wala pa raw pondo. So nag-end ako sa pagtatanong na saan napunta yung ibinayad ko. So hindi niya masagot dahil ang sabi niya sa akin, sorry ma'am kasi hindi naman ako ang pinagbilhan niyo at ako yung naatasan lang na humawak ng mga papeles. So hindi ko ngayon naitanong kung sino yung may-ari dahil nainis na ako. So parang hindi na lang ako magpagsalita ng hindi maganda, nag-turn back na lang kami nung kasama ko. Gayunman, isang pangako raw ang binitawan sa kanya. Next year daw, isasama nila yung pangalan ko sa second batch na babayaran dahil hindi lang naman daw ako ang may problema. Ang sabi, ibabuy back daw ng Lexbear sa land bank yung kung magkano amount ang ewan ko kung utang nila or sinanla, hindi ko alam. Ang sabi, pag binay back daw, ang sabi, maibibigay daw sa akin yung title. Pero hindi ko alam kung kailan sa next year dahil hindi naman ako dito nakatira. Nakiusap daw siyang isama na siya sa unang batch hanggat nandito pa siya sa Pilipinas. Ngunit hindi aniya ito napagbigyan at sa susunod na taon na lang daw talaga kapag may pondo na. Labis na perwisyo na aniya ang idinudulot nito sa kanya. Nai-stress ako dahil kasi inaasahan ko na ito lang yung inaasahan ko na naipundar ko sa loob ng 23 years sa abroad. Hindi biro-biro na kumita ng pera sa abroad. Isang aral naman ang natutunan ni Elvira sa nangyari. Siguro yung mabuti na yung ating
bibilhin ay wala pong problema. At sana po maging honest naman yung sales agent. Hindi lang dahil gusto nilang kumita. Na sana po ay hindi na maulit ito sa iba pang tao dahil kasi po very stressful po on my part. Ako si Aidin Quintana, ang inyong koresponde. May pag-asa pa bang makuha ni Elvira ang pagmamayari sa mga lupang kanyang binili? Mawalan ba na saysay ang paghihintay na ipinako sa kanya ng mga tao ng Lexbro Homes? Abangan niyan, magbabalik ang response.